So, ayun. Gagawa ulit tayo ng ice candy. So, ang gagawin natin, dalawang flavor. Pagsamayin natin sa isang plastic. Tigalati, salami. So, meron tayong mango flavor na kondensada. At meron tayong ube flavor. At syempre, hindi pwedeng mawala ang evaporada. Right? So, kasi ang ratio na ito, isang ube kondensada plus isang ganito kalaking evaporada. So, ito yung magkasama sila. Tapos, ito naman, isang mango kondensada at isang evaporada. Yan sila. Siyempre, kailangan rin natin asukal. Hindi ako gumamit ng puti kasi since yung gagawin natin is may kulay naman. Ube may kulay yan. So, at mango may kulay. So, kailangan natin ng brown lang. Batag dito, segunda yata ito. Sukal na to. Kailangan natin ng plastic na 1x10. 1.5x10 pala. Kailangan natin ng cups, measuring cups. Kailangan natin ng timbangan at cornstarch. Ang gagawin natin una, syempre, na dahil nakatakal naman na to, lagyan natin to dito. Kalang natin. At ito na nga, sindihan natin ang kalan. Wow. Yan. Kahit malakas na po yung muna. Ang problema yan. So, lalagay natin tong sugar. Right? Sugar. Kailangan natin halo-halo. Right? Hanggang sa kumulo. Pagkatapos kumulo na ito, nakakulo na ito, sunod natin ang evaporada. So, ito, may ano pa kasi dito eh. Kapandisod natin ito sa cornstarch. Ngayon, takal tayo ng cornstarch. 1 cup. Cup yan. Lagyan natin dito. Dagdagan natin ng konti. Kasi parang hindi siya na ano eh. Hindi lang. Para no. Ngayon, bukas na siya. Bukas natin ng ganyan. Alright. Okay. Kailangan natin ng halo-haloin hanggang sa malusaw. Okay. Yan pa lang, bango na. Mabango yung gatas kasi condensed. Ayan o, iba, mabango. Kahapon, isang gabi, gumawa ako. Isang batch. So, kahapon, ng tanghali, naubos. Umalis ako ng umaga. Pagbalik ko, ng hapon, pag-uwi ko, so, saka pa ako napagtinda. So, ang ginawa kong technique, para makilala, maibenta. May batang munta dito, pinakikim ko, binigyan ko isang peraso. So yun, yung sinabi niya na gano'n, yung word of mouth niya, na
nagustuhan nila. So, nagtawag ng bata. Pabalik-balik. Ubos. Ano? Ang nangyari pa eh, ako pa yung nagkautang sa mga bata eh. Sabi sa akin eh, kuya, bukas gagawa ka ha. Sabi ko, opo, opo sir. Nagawa po kagad ako. Kaya nakalimutan man na ito pagkuhan. Di proso, karun pa. Bayan kay pampagahi man. So, masina. Wa pa makuhan kayo kay. Kalimutan lagi na ito. Giuna na ito kuhan. Wa malibyo ni Master Penpen. Oo, oh, ang... Muna. Ano masasabi mo, Master Penpen? Ay, karun pa. Pildi ni. Pildi ni buhatan ni. Ato kita ko ng koan kini nga panghilamos sa agta. Ang panghilamos sa agta ni kulay kulay lapok man. Oh. Ana ginagmit ayo hakol. Na ayo hablo. Ana ba halo-halo ba? Ana ba halo-halo. Tama rin. Halo-halo na talaga dito na to. Biyag. Halo-halo na sa Manila, tawag sa Bisaya, look. Ito sila. Ato pabuton hangtod mag-init. Maghiwalay ang bugnaw o kainit. Ang kainit mga tos igbaw. Ang kabugnaw nga res ubos. Una, ang tawag ng evaporada. Gamitan nato ko unya o mango kondensada. Ana ba? Yahay kay na. Yan. Sibuyas! Kumana na ito, ibutang ang cast pa sa ito, yung kulay brown. Ito, mapidyo, kaya maayog yata. Tapos, nataktakay. Eh, di ko nung pwede taktakay. Malas mo na. Kaya na pag-tik-tik sa pisot. Pas pakusgan lang na nato naron. Yahay kay ba. Hangtod sa mukulok. Pwede na ikakuan. Balian ang kuan ba. Baboy dito nun. Right. Saba na kayo ba? Murgilami ang nagmayo. Saba na kayo. Hinay-hinay nagkagawas ang kainit. Yan. Kaya ang kide daw. Bukal-bukal na. Nana, bukal lang yun. Ano ba? Yeah. Kaladkad, kaladkad ko na. Sa Tagalog, Tagalog. Pinatak ay kaladkad man. Sa Bisaya, kaladkad. Kulo na kayo na. Now, ana ba? Hinggawas ng natural nga kainit. Hingbuwag na skabugnaw. Iya na. Nahingkurog, nagkalit. Unya. At ang gaya ni dito mo na nakakita sa siyo. Hindi pa rin. Ah, to. Nga, naman. Kinaya na to ng ayon niya. Butang na to ng kuwan ba. Kining ig sa agtang puti. Mo nang siya. Inaon na to. Itaktak ko na to. Taktak. Yan naman yun. Kinipakasak. Nya na o dere ni mudre chuler go kay luluo na ni mug maayo kay ana na ba ano mo lapot ba putok ba jud luluo ar jud aron mahalog iyaw ang mag inom pa ko ano ara kay mo bugga na ay ba pasti lang ni fix man ni mga so mao na lang ini itang na tong mango flavor kondensada halo na tong maayo kung sa Bisaya pa maayo tug maayo aron ganahan dayon mosagol ng kainit sa kabugnaw. Alright, ano itawag ni karon nga buynas kayo ba? Ah, nakya
Aduh-aduh, ndak mayo. So, mau na ni. Bato ni na ibagaman. Kapag naon. Mura sa kabog na sa pag-ibig kong nakaraan. Alright, tugot pa more. Na ni. Tungod sa kabugnaw sa pag-ibig at tungnaw miyagi nahiris at resulta sa pagkabuwag mao na ayaw gol sakit pag gamay po nila kila pag hindi gamay ba murag ipislit at itlog ano ni ano siya mo na siya o na nagun na good karoon di pabugnaw lang na pos pabugnaw patay na itong so ito na nga pagkatapos nating pakuluin yung tubig na may asukal tapos hinalo natin yung cornstarch dun sa evaporada para mag-dissolve yung cornstarch lagyan natin dito tapos continuous lang halo tapos sinunod ko na ilagay yung ube condensed flavor na condensed, tama. At ito na nga ang nagresulta. So ngayon, pabalutin na natin to. Yun. Hindi pa matigas yung ice candy natin pero inabangan na tayo ng mga bata. Nakapagbenta na tayo na isang peraso. Although kagabi pa nila sinasabi sa akin, kuya gumawa ka bukas ha. Lagi nila sinasabi sa akin yun hanggang na itong bata na nagpabalik-balik dito. So, nakakatawa kasi kahapon lang ako nag-umpisa. Kahapon ng gabi ako ng production. Tapos kahapon ng ano, hapon ako napagtinda kasi umalis ako ng umaga. So naubos ka agad yung 40 piraso sa gabi. Kaya kanina maga gumawa ako. Tapos kanina lang. Pinastik ko na, binalot ko na at kakalagay ko lang sa ref hindi pa masyadong malamig, may nakabang na bata sabi ko malambot pa pero laban na daw eh sabi niya ganun kaya yun, ito pala yung finished product natin yan ang finished product natin so 80 piraso yan ano ano na, malamig na pero hindi pa masyado, hindi pa nga matigas. Kakapasok na natin sa ano. Okay?